Una nga sa lahat ay talagang hindi nga raw makatao yung kondisyon nung mga libreng pabahay ng pamahalaan dito sa may Pandisa, Bulacan. Sa ginawang pag-inspeksyon ng mga miyembro ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso ay talagang napansin nila yung kakulangan ng mga basic na pasilidad doon sa mga nasabing bahay. Nariyan yung kawalan ng tubig, yung kawalan ng kuryente at maging mga bintana at palikuran. At talagang isa pa din doon sa mga napagtanto nila ay yung delikado na tirahan itong mga bahay na ito, lalo na kapag tumama yung tinatawag na the big one sa Luzon. Dahil nga kung mapapansin mo ay kapag kinatok mo ng bahagya lang yung mga pader ay medyo mas malakas yung tulog nito kaysa sa mga pangkaraniwang pader. At iginiit din ng National Housing Authority at maging ng Kongreso na kinakailangan talagang magbayad yung mga miyembro ng kadamay ng buwan ng amortisasyon para doon sa mga bahay na kanilang inukupa. Ayon kasi sa mga opisyal ng NHA, bumaba na raw ng kalahati ang kanilang koleksyon ng amortisasyon sa iba't ibang pabahay para sa mahihirap. Ito'y dahil idinadaing nga ng mga lehitimong may bahay na bakit pa nila kailangan magbayad kung yung mga kadamay ay hindi na. Ani Senador JB Ejercito, ang tagapangulo ng Komite ng Senado sa pabahay, ang ginawa ng kadamay ay maaaring magdulot ng pagbagsak ng sektor ng pabahay sa bansa. Maaari kasing hindi na maengganyo yung mga pribadong developer na mamuhunan sa murang pabahay. Kung kaya't iginiit ni Ejercito na kailangang pagtrabahuan ng mga kadamay yung kanilang bahay. Mariin namang itinanggi ng kadamay na sila daw yung magiging dahilan ng pagbagsak ng sektor ng pabahay. Ayon sa pambansang tagapangulo nila na si Gloria Arellano, nais lang naman nila ng trabaho upang makapagbayad sa mga pabahay. Tugon naman ni Ejercito, maaari naman silang bigyan ng tinatawag na cash for work, halimbawa sa munisipyo o proyektong prang-imprastruktura ng pamahalaan. Ngayon, tiniyak din naman ng NHA na yung iba pang unit na hindi pa nauukupa ay kanilang babantayan upang hindi na mapasok pa. Sa isang banda naman, inilutang ni Congressman Gary Alejano ang posibilidad na may mga miyembro ng CPP-NPA-NDF na umuukupa doon sa mga pabahay na nagpapanggap na miyembro ng kadamay. Maaari daw itong magdulot ng panganib sa mga pulis at sundalo na nakatira rin doon sa mga nasabing pabahay. Sa ngayon ay nagsasagawa pa rin ng evaluasyon yung National Housing Authority doon nga sa mga miyembro ng kadamay kung sino ba sa kanila yung qualified o hindi. At para naman doon sa mga hindi papasa, yan pa rin ang ating sisiguruhin kung sila ba'y paaalisin o hindi na sa mga nasabing pabahay.